Ayan, welcome back po ulit sa channel natin, mga boss. Andito na naman tayo, nagbabalik. Kamusta po kayong lahat, mga boss? Naway, nasa maayos at mabuti lang ang lahat. Ito nga, meron tayo dito ngayon 42 inches na plasma TV. Ang model number niya ay 42PT350R. Parehas lang po yan ng 42PT350 sa lang po yan, parehas lang po. At ito po yung problema nya pag switch on mo sa kanya, yan mag-on naman siya, kaya lang bumibitaw kagad yung relay, tapos magre-relay na naman siya, tapos bibitaw ulit. Continuous lang siya na naggaganon. Indikasyon na may shortage yung circuit niya, kaya nagpro-protect siya at bumibitaw yung relay. Ayan po ang ito troubleshoot natin ngayon at kung paano i-trace kung nasaan ang shortage. So umpisahan na natin. Pero bago natin umpisahan, sa mga bago lang po sa channel na to, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na po at pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload video. So ayan, ito na po yung loob ng plasma TV natin. Ito po yung pinaka motherboard niya. Ito naman yung ZeSUS power supply. Ito yung pinaka YSUS niya. At ito naman, tong kulay green na PCB na yan, yan po yung Y drive, pinaka Y drive niya. At ito naman yung control board or T-con. So yan po, magsusukat po tayo ng bultay at titrace natin kung nasaan yung shorted niya, kung bakit siya nag-protect, bumibitaw yung relay. Lagay muna natin yung test probe natin sa ground, body ground ng TV. Saksak natin. Ayan, nagre-relay siya pero bumibitaw din kagad. Kaya magsusukat tayo ng multi. Set natin yung multi-tester natin sa DC. Ito po yung ano, yung relay na bumibitaw. Ayan. Ayan kung naririnig nyo. Pasensya na mga boss kung medyo maingay yung recording natin. So susukatan natin ngayon yung VS voltage nya. Ito po yun. Ayan, VS voltage. Kailangan may masukat tayong 201 ang bultahe niyan. Kaya lang wala tayong masukat. Parang nagkakaroon naman siya, kaya lang ayaw magtuloy kasi nga may shortage siya. Kaya hindi niya mailabas yung supply niyang 201. Ito po 'yon, VS supply. Ayan. Sa plasma TV po, pag ang isang palatandaan, pag okay yung circuit niya, makikita mo yung LED sa T-con na nagbli-blink siya. Pero ngayon hindi mo makikita ang nagbi-blink kasi may problema. Ang unang gagawin natin is maghahang tayo ng supply ng ZeSUS tsaka supply ng YSUS. Ayan, konektado po siya rito. Halos nakaparallel lang po yung connection nila sa supply. Ito, supply. Ito yung YSUS. Ito muna yung unahin nating ihahang. Ayan, tanggalin muna natin sa saksakan. Tapos ihang natin tong supply niya ng YSUS. Tapos sukat tayo ulit ng bultahe. Tingnan natin kung mapapalabas natin yung 201. Kung lalabas yung 201,
Ibig sabihin, sure, may shorted yung YSOS. So ayan, lumabas nga po yung 201. Paalala lang po, once na may nasukat na kayong 201 volts, bunutin nyo po kaagad tong saksakan. Kasi pag tumagal, pag pinatagal nyo, sisibakin din tong ZSOS nyo na to. Pag may nasukat na kayong 201 volts dito, na nakahang na yung YSOS nyo. Kailangan, pag may nasukat na kayo, bunot kaagad sa saksakan para maiwasan yung masibakan sa ZSOS. Yan po yung sikreto ng model na to. Sisibakin yung ZSOS pag wala yung YSOS. So, titingnan natin. Ayan, may 201 volts. Huwag nang patagalin, bunot kaagad. Tapos makikita nyo, magbiblink na tong ano. Kung nagbiblink na to, ibig sabihin, buo yung ZSOS nyo. Kaya bunutin na kaagad tong saksakan kung nakita nyong nagbiblink na tong LED sa tikon. Ayan, try natin ulit. Makikita nyo, magbiblink yung LED. So ayan, nagbiblink na po. Pag nakita nyo pong ganyan, bunot na kaagad sa saksakan para maiwasan nating masibakan ng pyesa sa ZSOS. So, baklasin po muna natin tong YSOS para ma-check natin kung alin ang shorted. So ayan, may mga maliliit na pyesa dito sa ilalim ng board. May mga diode, ceramic capacitor, tsaka mga resistor. Check na rin po yung mga yon kung ano. Pero ang kadalasang nasisira, itong transistor na to. Yan po, ang mga transistor na yan. IGBT transistor. Yan po ang kadalasang bumibigay at nagsushort. Nagiging shorted. Kaya check po natin isa-isa kung may shorted ba o ilan yung shorted na transistor. Settings po natin times 1. So ayan, check po natin. So, unang transistor. Ayun, mukhang shorted kaagad. Ayan, shorted nga po. 00 yung reading niya. Ayan, shorted siya. Pangalawa, ganun din po. Shorted din siya. Ayan. Kabila ito. 00 din yung reading niya. Shorted. Alos pare-parehas po, pero kailangan natin ihang lahat to para makakuha natin yung tamang sukat. Kasi pag nakalagay dito sa board, halos pare-parehas po yung sukat nyan. Kaya ihahang po natin siya. Tsaka check natin ulit ang natin lahat tong transistor na to. Oh, may sumabit pa. Ayan. Tanggal ka rin. So, ayan po. Check po natin isa-isa ngayon. Nakatanggal na siya sa board. Ngayon po natin malalaman kung alin talaga dito yung may short. Kung alin talaga dito yung shorted na transistor.
Ito, tsaka ito. Tayod po to, yung dalawa na yan. Itong dalawa na to. Ang transistor, ito, ito, ito. Anim ang transistor. So, ayan, check po natin siya isa-isa. Unahin po natin itong diode. Okay naman po siya. Ang value po nito is RG2006. Okay po siya. Sunod natin itong transistor. IGBT transistor. So, ayan. Kabilaan po, may reading 00. So, shorted po siya. Ayan. Shorted. Tapos, itong pangalawang transistor. Mukhang okay naman siya. Check natin kung nagsuswitch. So, ayan, okay po siya. Nagsuswitch po siya. Ayan, check naman natin to. Ayan. Switch. So, reverse natin. So, okay po siya. Itong isa naman. So, okay rin po siya. Good din siya. So, okay po yung dalawa na yan. Ito naman yung diode na ang value is RD2004. Diode po siya. Okay naman siya. Ito naman. IGBT transistor. Ayan, kitang kita 00 yung reading nya. Parehas shorted yung dalawa na to. Tapos isa to, ito. Ayan, tatlo po, bali tatlo po yung shorted na transistor nya. Ito isa, dalawa, tatlo. Ayan. So ayan, tanggalin muna natin tong mga sirang transistor. So, papalitan po natin itong mga sirang transistor nang galing din sa bunot. Kasi may mga nakukuha tayong mga transistor na buo pa naman na galing sa mga sirang WiSOS. Ito po yung IRG71C28U. Isang piraso po. Tapos 30F124. Ayan. Dalawang piraso. Galing din po sa bunot yan. Ito po yung defective transistor natin. Yung IRG71C28U. Ayan. Pagkukumparahin po natin dito sa good transistor. Titingnan na rin natin kung paano siya nagsuswitch. So, set muna natin siya sa times 1. Ayan. Ayan, ang pin 1 po natin ay gate. Ang pin 2 ay collector. Tapos, pin 3 yung emitter. Yan po ang pin configuration ng IGBT transistor. Ayan. Pin 2 and 3 pa lang. 00 na. Shorted na. Kahit baliktarin. 00 yung reading niya. So, shorted talaga siya. Lahat ng pin niya may reading. So, shorted po itong ano na to. Yan po yung shorted. Ito naman yung galing sa bunot na buo. Good transistor. Check natin. Pin 2 tsaka 3. Ayan. Baliktarin natin. So, ayan. Halos walang reading. Wala tayong ma-reading. Tingnan natin kung nagsuswitch. Ayan. Nagsuswitch po siya.
Ang pagsuswitch po, ipipitik lang yung negative probe sa gate. So, yan, kagaya nito. Try natin. Yan. Ito, wala pa. Hindi pa nag-switch. Pag isuswitch, yan, kagaya nyan, hindi pa nag-switch. Pag isuswitch natin, pitik natin sa base, sa gate. Yan. Tapos, balik natin sa collector. Ayan, nag-switch na po siya. So, ibig sabihin gumagana po. Ang pag-drain naman, short lang yung pin 1 tsaka pin 2. So, mag-drain na yan. Back to normal na. Open na naman siya. Ayan. Switch. Ayan. So, yan po yung good transistor natin. Value is IRG71C28U. So, try naman natin yung isa. Yung isang transistor. Yung 30F124. Ayan. Hindi lang masyadong makita sa camera. Pero ang gagamitin naman natin is 1K times 1K. Para makita natin yung medyo mataas na reading niya. Try natin yung pin 3 tsaka 2. Ayan, yan may reading po siya. Almost 200K. Ayan, meron. Sa pin 1 tsaka 3. Ayan, wala po. Pag i-reverse natin yung test probe natin, lagay naman natin yung negative sa collector, wala siyang reading. Tingnan natin ngayon kung nagsuswitch siya. Pitik natin siya sa gate. So ayan, nakita nyo po nag-switch siya. So ibig sabihin, buo po tong transistor na to. Pag i-drain, parehas lang po, same procedure lang. Pagdikitin lang yung pin 1 and 2. Ayan, drain na siya. Tapos pitik natin, switch natin ulit. Ayan. Meron na naman siya. So, ganun lang po ang pag-testing. So, kabit na natin. Ayan, okay na. Kabit na natin para matesting. Bago po natin i-testing, siguraduhin po natin kumpleto, nakakabit lahat yung screw. Kasi may mga ground siya na hindi konektado. Pag hindi nakalagay, hindi naka-screw, hindi nakakonekta sa ground. Kaya maaaring sipakin ulit yung mga transistor na yan pag hindi siya naka-ground. So, kailangan siguraduhin kumpleto yung screw. So ayan, okay na. Tayo ulit. Voltage checking tayo ulit. Tingnan natin kung hindi na siya nagda-drop. Kung magno-normal na siya. So saksak na natin. Sana wag pumutok. Ayan, okay naman siya. So, ayan, lumabas na po yung 201 volts.
ng VS supply niya. Yan, sakto naman. Tsaka yung ano niya, nagbi-blink na siya. Yung sa LED sa Tcon. So ibig sabihin, normal na siya. Nagana na yung TV natin. So ayan, tingnan po natin kung may display na siya. Ayan, okay na. Karoon na ng display. Subukan natin lagyan ng input signal. So ayan, okay na po siya. Success. Kaya't kung nakatulong sa inyo ang video na to, please subscribe na po at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag mag-upload tayo ng mga bagong video. So bago po natin tapusin tong video na to, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Auto Kotchi Boy. Pasyalan po natin yung channel niya. Siya po, may vlog, nagba-vlog po siya about working student. Siya po yung na-feature sa Channel 5 sa Cheryl Cosim sa Alagang Kapatid. Pasyalan po natin channel niya, supportahan po natin. Shoutout din po kay Boss Mark and Leo ng Coffee Day Company ng Riyadh KSA. Kay Emil Asuncion ng Doha, Qatar. Kay Libito Villaras ng Abu Dhabi. Kay Boss John Raymar Lanak, shoutout po sa inyo. Kay Roger Robio ng Quezon City, QC. Richard Servando, shoutout sa inyo boss. Dexter Andrina ng Cagayan de Oro. Kay Boss Leo Luna ng Jeddah. Kay Mac Richie Pagaran ng Mindanao, Kidapawan City. Kay Boss Alberto Abergonzado ng Davao City. At kay Boss Jeff Bilanyo ng KSA. Shout out po sa inyong lahat mga boss. At sa mga subscribers na po sa channel na to, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. God bless po sa inyong lahat.